this visitor. Magandang umaga po sa inyo lahat. Punong-puno po tayo muli dito sa ating basilika. Di ko alam kung anong oras kayo dumating dito o di kaya gumising o umalis sa inyong mga bahay. Alam ko madalas ko pong tinatanong ito, ang sagot ganito, alas 11 ng gabi. Ito pa madalas, alas 2 at alauna ng madaling araw. Pakitapik nga po na inyo mga katabi, tapik, o di kaya galawin nyo lang, tapikin nyo lang ng sa konti. Tapikin nyo lang, sabihin nyo, tama yan. Lapit pa. Ay, lapit pa. Lapit pa. Sapagkat bakit tayo nagtitipon ngayon dito sa loob ng basilika? Sapagkat tayong lahat, isa lang ang ginawa, lumapit. Lahat tayo nandito dahil tayo'y lumapit sa Diyos. Alam niyo yung kwento ng ating Ebanghelyo ay meron pong related po ito sa mga kwento ng Ebanghelyo for the past few days. Tungkol po sa kwento ng himala ng ating Panginoon, mga himala ni Kristo. At iisa lang po yung naging pattern. Lahat sila lumapit. At lahat ng lumapit, sinasabi ko po sa inyo, at nakikita natin sa Ebanghelyo, ang lahat ng lumapit sa Diyos, pinapagaling ng Diyos. 3 days ago, may isang batang dinapuan ng masamang espiritu. Lumapit ang kanyang ina ay Kristo. The other day, ang kwento naman sa Ebanghelyo, may isang taong may sakit, bulag at pipi. Nilapit siya ng kanyang mga kaibigan ay Kristo. Kahapon, may mga taong 4,000 people, gutom na gutom, walang pagkain, ilang araw na naglalakad. Yung mga liderato ang lumapit kang Kristo. But today in our gospel, something is very unique. The story is very personal sapagkat mismong ang taong may ketong ang siyang lumapit kay Kristo. Kaya sabi ko, tapikin nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, tama yan. Lapit pa. Lapit pa more. Yayakapin ka rin ni Kristo. Alam nyo, sa pagdating sa usaping himala, dalawang pattern lang naman ang lagi natin nakikita. May lumalapit at nagpapagaling. Hindi na kaila sa atin yung paglapit sa Diyos. Alam na natin yan. Kapag may pangangailangan tayo, wala nang tanong yan. Dumudulog tayo. Nagsusumapo. Humihingi ng tulong sa Kanya. At alam na rin natin yan, na kapag tayo lalapit sa Kanya, andyan siya. Andyan. Kaya isang magandang paalala sa atin ito, ito ang ating pananampalataya. Ang buhay panalangin natin sa ating pananampalataya, kalakip dito ang paglapit sa Diyos. Hindi mo pwedeng i-justify na sa habang ikay nakahiga, dan ka nananalangin. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko na kailangan pumunta sa simbahan. Every night naman, nagdadasal ako sa Kanya eh. Hello, ilang beses ko itong naririnig. Minsan tinatanong ko, ba't hindi ka nagsisimba? Eh, Father, hindi naman ako nagkulang sa pagdadasal. Saan ka nagdadasal? Bago matulog, nakahiga. Naku po, sa ating pananampalataya bilang Katoliko, malinaw na malinaw, kalakip nito ay ang paglapit sa simbahan, pakikiisa sa banal na misa, paglapit sa Kanya. Himala, alam ko, alam natin na ang Diyos laging may kakayahang gumawa ng himala. Pero pinapaalala sa atin, ang himala ng Diyos ay hindi lahat sabihin nating extravagant. Ang himala na binibigay sa atin ng Diyos ay hindi po kinakailangan sabihin nating sisikat o sabihin nating magbaviral, kumbaga. Madalas ang binibigay na himala ni Kristo ay mga simpleng himala. Mahalaga, makahulugan na himala. You know, the story
when we talk about miracles, I think it's no longer about the issue about miracles. The issue is actually what happens after the miracles. Yun yung tanong eh. Sabi ko nga po, yung himala na ito, every day we always witness miracles. But the challenge is, what will happen to us? Kumusta ako? Maging sino ako pagkatapos ng himala? Hindi naman kinakailangan na dahil yumaman ka, wow, himala! E paano pag hindi ka yumaman, walang himala? Hindi man ibig sabihin na, naku, gumanda ako, naiba ako, may nagbago sa akin, himala! Paano kung wala pagbabago sa'yo? Yung ilong mo, ganun pa rin. Yung kutis mo, ganun pa rin. Kahit anong paano-anong gagawin mo dyan, walang himala. No! Every single way, even yung pakikitungo natin, could be a source of miracle. Kahit kung mismo yung pag-upo nyo ngayon, na yung iba sa inyo nang umingiti, alam ko, gutom pa kayo, pagod pa kayo, inaantok pa kayo, na umingiti kayo habang nakikinig, I think that could be even a source of miracle. Wow! Alam nyo, for the past few days, nalaman natin yung kwento yung tungkol sa landslide sa Davao. Alam nyo po, ako po'y taga Davao. As mismong sa bayan po namin nangyari ang landslide. Ako po'y taga Maco, Maco de Oro. Doon po mismo sa bayan namin nangyari ang landslide. Kaya everyday minomonitor ko. And as of last night, there are 28 bodies recovered and then still 80 people missing. Alam nyo, kahapon, nakakatinag ng puso makita mo yung kwento ng after 3 days, nakita po yung 3 batang babae. Buhay. Himala. And later, kahapon, hindi lang 3 taong bata, meron pa isang batang lalaki, 2 months old. Nakita after 3 days, buhay. Himala. Himalang himala. 2 months old na baby boy. Natabunan ng mga lupa. Nakita buhay. At ang sabi, gutom lang ang bata. Kaya mga kapatid, pagdating sa himala, hindi po tanong yan. Kung kaya ba at nangyayari pa? Yes! Ngayon ang tanong, kapag nakita natin ang mga himalang ito, ano ba ang naidudulot nito sa atin? Nakakalungkot kung sakaling kahit nakita na natin ang mga himala, wala pa rin pinagbago sa atin. Nakakalungkot na kahit mismo sa buhay natin, ang dami ng himala, wala man lang pinagbago sa atin. Ganun pa rin ang salita. Nagmumura pa rin. Ganun pa rin yung pakikitungo sa kapwa. Walang pinagbago sa ugali. Alam nyo, hindi dapat. The more miracles, the more blessings you receive, the more that God is telling you, change. Magbago ka. Minsan sabihin natin, bakit kaya ang Diyos tuloy-tuloy pa rin yung kabutihan niya sa atin? Because God is not giving up on us. Gusto niya pa rin magbago ka. Alam niyo, ang pagbabago, hindi kinakailangang maghintay ng himala. You know, even in not so good moments in our life, there can even be miracles. The night after, the day after nangyari yung landslide, nakita ko po sa video yung tatay. Alam ko, Daniel yung pangalan. Nung tinatanong siya, Bisaya po yung interview. Tay, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito sa area nito? Sinasabi niya, sapagkat hindi ako aalis dito hanggang hindi ko makita ang aking 3 anak at asawa
na natabunan sa mga lupang ito. Yung kanyang mga anak na 8 years old, 6 years old at 3 years old at ang kanyang asawang bata pa. Sanya, sabi niya, hindi ako aalis dito hanggang hindi ko makita ang katawan ng aking mga anak at asawa. At nung biglang tinanong siya, na ako din nagulat ako sa tanong, Tay, kung sakaling nandito sila, anong sasabihin mo sa kanila? Alam niyo, ang sinabi ng tatay ganito, nais kong lang iparating sa kanila na mahal ko sila. Kita mo, kahit namatay na, natabunan ang kanyang tatlong anak, yung kanyang asawa, pero hinayaan pa rin niyang punuin ng pagmamahal ang kanyang puso. Ang inaasahan ko po na sana'y sabihin niyang galit siya sa Diyos dahil sa sakunang nangyari sa kanya. Ang inaasahan ko pong puno siya ng galit at puot dahil sa tragedy. Pero mas pinili niyang punan ng pag-ibig at pagmamahal ang kanyang puso sa gitna ng mga sakunang iyon. That itself is a miracle. Na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, huwag tayong pumayag na mas matatabunan ng galit ang ating mga puso. Kaya sa mga kapatid, yung himala, hindi kinakailangan magkaroon ng sabihin nating magarbong eksena. It's all about your heart. Yun ang tunay na himala. Sa puso mo. Kahit mo mismo pagbalik nito pagkatapos ng misa, pagbalik mo sa bahay, baguhin mo lang yung puso mo. That's a miracle. Baguhin mo lang yung pangiti mo. Kung dati yung ngiti aso mo, ngayon ngiting tao na, that's a miracle. Yung pakikitungo mo sa kapwa mo na tunay at buong puso, that's a miracle. Yung mukha mo na maaliwalas na at mapayapa, himala yan. Kaya sabi ko nga po, when we talk about miracles of Jesus, hindi na po tanong yan. It's about us. What will happen to us after the miracle? Muli po mga kapatid, itong huling linggo bago no panahon ng Kwaresma, napakaganda ng kwento. Himala. Pero ang hamon, yung tunay na himala, ang pagbabago ng puso. Nakakatuwa po ngayon ang Valentine's Day sapagkat tukmang-tukma sa ating panahon ng Ash Wednesday. Na-imagine ko na yung mga poster, puso na, may krus na itim sa gitna. Di bali ng puso na tinamaan, sinugatan, may dugo, ang mahalaga, may krus sa gitna. Sana po, balik po kayo ngayong Wednesday. Dito po sa Basilica, alas 5 po ang simula ng aming misa. Hanggang alas 12. Magpalagay po tayo ng abo sa ating mga noo. Di bahali ng may abo sa noo na mahalaga, may Diyos tayo. Di bahali ng loveless, di bahali ng walang kadate, pag kayong mag-alala, kami din wala. Ang mahalaga, may Diyos. Sige na, gawin nating himala ito. Umuwi tayo sa bahay na pinapakita ang Diyos. Di bali nang sabihin nila pag uwi mo, wow, himala. Ang mahalaga, himala, nakasama ang Diyos.